naglalasa tayo ng ating card. So, meron tayong babasahan. Yung kumare ko sa Pinas, pasensya na kayo sa itsura ko kasi masama yung pakiramdam ko, kaya lang eh nagpapabasa yung kaibigan ko, kaya basahan ko siya ng card. Balasa na natin yung ating baraha. Iniinom ang anak sa kaya. Tapos ko siya na. Ayan, kinat ko siya ng tatlo. Saka kanina, nagpa-usok na ako ng nito, yung aking smudge sticks. At saka ng aking laurel, bago tayo nag-umpisa. Maglalagay muna ako ng isang baraha dito. Tapos, isa. Tayong tatlong baraha. Papakita ko sa inyo. So, ito yung isang baraha kanina. Binukod ko kasi ang huli natin yan mabasahin. Ito yung tatlo na binunod ko kanina. So, hinukulatin na natin kung ano yan. Bunot natin na una. Naka-reverse siya na The Magician. At saka itong Knight of Pentacles. At saka si The Hermit. Yan yung baraha natin. Binuksan natin. Actually, itong si Magician na sumisimbolo siya ng sumisimbolo siya sa elements ng Earth, Air, Water, and Fire. So, kung nakikita nyo, nandun din yung Cups, Pentacles, Sword, at saka Wands. So, kung tutusin, ito si Magician na to. Magandang omen din to pag lumabas sa card nyo. Kaya lang, naka-reverse siya nung mabunot ko. So, ibig sabihin, manifestation yun. Sinasabi din itong card na to, nag-i-struggle din siya. Nag-i-struggle siya sa lahat ng bagay. Ganon. Kasi nakaganyan nga siya, reverse. Mas maganda sana kung nabunot ko to na nakaganyan siya. Kasi itong magician na to, good omen to. Nakita mo meron siyang infinity signs. Yan yung lucky, yung mga infinity na ganyan. Dito naman tayo ngayon kay Knights of Pentacles. Si Knights of Pentacles, eh, ibig sabihin nito, meron siyang responsibilidad sa buhay. Alam niya yung responsibilidad niya sa pamilya, sa anak, sa kapatid, sa magulang. So, lagi siyang nag-e-effort para sa family niya, sa mga loved ones niya. So, laging lahat gusto niya nakaplano. Gusto niya maging success siya.
sa sino maging success siya sa kanyang mga pangarap. Kaya nga lahat ng maaring gawin na pwede niyang pagkakitaan, ginagawa niya, sinusubukan niya. So, kaya yun, gusto niyang makarating pa sa malayo yung kanyang pangarap, ganun. Kaya napakagaling niyang magbigay ng mga efforts, ganun. So, kita mo, di ba may dala siyang pentacles. Pentacles nga pala ito. May dala siyang pentacles. Pentacles is means pera yun. Gusto niya, lagi siyang handa sa anumang bagay. Yung ganun ba? Gusto niya mag-ipon. Gusto niya ng seguridad para sa pamilya niya, sa anak niya. Gusto niya malayo pa yung marating din niya. So, yun naman si Knight of Pentacles. Ito naman si the Hermit, ibig sabihin nito, sign siya ng kalungkutan din, kasi maaaring sa relation yung personal problem niya, ganun. So dito si kay Hermit, sinasabi din itong card na to para dun sa friend ko, kasi itong card na to, ano siya tawag dito, meaning din po ng break up sa relationship. So gusto niyang matapos na yun, gusto niyang magsimula ulit ng bagong relationship. So kailangan din niya ng guidance, like spiritual guidance, pwede siyang mag-meditation, ganun. Yun ang ibig sabihin nito, kasi nahihirapan din siyang mag-adjust dun sa relationship, na anumang relationship meron siya ngayon. Basta ang gusto na lang niya mag-move on, pero hindi siya basta maka-move on, hindi niya makita yung tamang daan kung saan siya pupunta. So yun yung ibig sabihin nito ni the Hermit. So, bumunot ulit tayo ng tatlo pang card ulit. Titingnan natin kung ano yung sinasabi ng card niya, pangalawa. So, yan yung card niya. The Moon. The Death. At yung Four of Cups. So, yan yung card niyang nabunot natin na tatlo pa. Ang ibig sabihin nitong card na to na the Moon, nasa upright position siya, nagre-represent siya ng kanyang mga intuition, yung kanyang mga hinala, yung ganon, na about dun sa tao o sa kanyang kinakasama, may mga hinala. So yun nga, about dito kay Damon na to, sa relasyon nga nila. Sa relasyon nila, kasi alam ko medyo may problema din tong kaibigan ko to sa kanyang kinakasama, sa tatay ng anak mo. So, lagi sila nagkakaroon ng miscommunication sa relasyon. Argument about sa mga old issue, insecurity na mga kinakaharap niya noon at ngayon, ganun. So, nagsisignify din siya ng deception. Kaya, dapat sa kanya, huwag siyang magja-jumping conclusion. Sabi nito, mag-stay calm lang siya hanggang sa ma-overcome niya at maliwanagan yung utak niya. Yung ganon. So, kung single naman siya, sabi dito, kung single siya, pwede siyang maloko ng isang tao, maaaring sa date, sa lalaki, ganon. So, magiging dapat beware siya, maging mindful siya dun sa taong yun, kung ano yung intention nitong taong to sa kanya.
So, yun ang ibig sabihin nito kung single ka. Nag-i-indicate siya ng ano, ng maaari kang maloko. Then, kung sa career naman, hindi masyadong maliwanag kasi nga meron siyang anxiety about sa kanyang career. Hindi niya alam yung tatahakin niya pa sa ngayon. Miscommunication between sa kanyang mga kasama sa bahay, like kapatid, ganun, o kung nagtatrabaho siya sa trabaho, mga misunderstanding. Parang ganun. Naman tayo kay Dadet. Eh, doon dito ito, maraming tao natatakot dito pag lumalabas to sa tarot card. Pero dapat, hindi naman sila natatakot sa card na to. Kasi hindi naman porkit death, ibig sabihin ni mamatay o kamatayan na. Hindi rin. Nagsisimbolize din siya ng endings or allowing ng bagong chapter ng buhay mo na yung chapter ng buhay mo na maaaring matapos na yung paghihirap mo, ganun, at magsisimula ka ng panibagong buhay, ganun. Hindi naman ding ganun kadali yung bagay na yon. Kasi, kailangan mo rin na tanggapin yung katapusan, yung ending ng relasyon nyo. Kung nasaktan ka, ganun, kung be very painful, ganun. Pero ang importante na alalahanin mo is yung sana ma-store mo kung ano yung gusto mo na sa tingin mo eh mas makakabuti sa iyo after na iwanan mo yung relasyon na yon o talikuran mo na yung relasyon na yon o nakalimutan mo na yung relasyon na yon. So lahat ng bagay dito sa mundo eh nagwo-works naman in cycle. So kailangan mong i-embrace yung ending para makapag-look forward ka na ng panibagong buhay. And then sa past naman din, yun nga gaya ng sabi ko, major card kasi tong si Death din. So it might be nagsasuffer ka ng very painful dun sa relasyon nyo. At tsaka doon sa past na position mo sa relasyon mo, kailangan makahanap ka ng tamang lugar para sa sarili mo, ganun. So handa kang harapin na yung panibagong buhay na alam mo magwo-work out sa iyo. Buksan mo yung pinto. So, kailangan maging open ka lagi. Buksan mo lang yung pinto ng puso mo para maiwan mo yung relasyon na yon at makahanap ka ng panibagong buhay. Makahanap ka ng panibagong relasyon, ganun. Kailangan clear yung path na patutunguhan mo para hindi maging worse na kagaya nung past relationship mo. So, ito yung ibig sabihin nun. So, dapat huwag kayong matakot kung makita niyong lumabas to sa card niyo. Kasi, hindi naman ibig sabihin itong death card na to eh, kamatayan o may family mong mamamatay. Hindi yon. Meaning niya, ending. Ending ng kung ano man yung relasyon meron ka. Ganon. Ending sa pakikipagrelasyon mo sa boyfriend mo. And hindi lang ending, start new life din. So, yun. So, kaya nga, diba, nakita mo itong matandang to, nagbibigay siya ng bulaklak sa'yo. So, sinasabi niya na kailangan mong mag-start sa bagong mong buhay. So, yun. Ito namang si 4 of Cups. Yan. Ito yung si 4 of Cups. Nag-represent siya ng feeling stagnant or stuck, yung na-stuck ka sa buhay mo, sa kinalalagyan mo. Kasi nakafocus ka lang doon sa isang bagay na alam mo namang mali. Tapos hindi mo nakikita ng maliwanag kung paano ka mag-move forward. So struggle, nakakaranas ka ng struggle, ganun, internally. Pero outside influence yun, syempre. Kung nagkakaroon ka ng
trouble o yung alinlangan sa piling mo, yung piling mo namomotivate ka pero parang nag-aalanganin ka, kailangan mong magkaroon ng isang malaking desisyon, isang masinsinang desisyon para mag-step back ka at maklug at saka mag-look forward. Yun ang pinaka-importante. So kailangan mong tingnan yung big picture at tingnan yung big picture na kinakaharap mo ngayon at i-size, i-focus mo yung, tingnan mo yung, ano ba, i-focus ba ang tawag mo? Basta parang yung kailangan ma-ano mo din, parang i-sizing mo yung opportunities mo para magbago yung, sitwasyon mo ngayon. Yung ganon, kung ano yung kaibahan nung sa noon at saka sa ngayon. Maaring napaka para sa'yo minsan isipin mo parang imposible yung parang ganun na tatalikuran mo na lang siya, yung ganun. Pero kailangan mong i-let go yung takot at saka yung pag-aalinlangan mo para may allow mo yung gusto mong gawing desisyon sa buhay mo, kung ano yung gusto mong gawin, choice or progress sa buhay mo, parang ganun. Pero bago ka raw mag-diving sa pinaka malalim na sitwasyon o mag-isip ng pinaka malalim na sitwasyon, so kailangan yung connection mo rin kung sa love, sa career, sa buhay mo, titimbangin mo rin yun kung ano yung importante sa iyo. Parang ganun. Kailangan makahanap ka ng quick overview kung ano yung pinaka-importante sa iyo. So, sa ngayon, nakakaranas ka ng depression, yung mga misses, ganun, parang miss mo yung nanay mo, miss mo yung boyfriend mo, miss mo yung anak mo, ganun. Namimiss mo yung opportunities na dumarating sa'yo, feeling mo na stuck ka lang dyan sa kinatatayuan mo, yung ganun ba? Kasi itong si Four of Cups na to, minsan feeling mo discouraged, unmotivated, ganun. Minsan pakiramdam mo rin na walang solusyon yung problema mo o yung way ng pag-forward mo sa sitwasyon mo ngayon, ganun. Yung parang yung buhay mo wala nang, parang iniisip mo na parang wala nang patutunguhan, hindi magiging masaya kasi nagiging pathetic o pity, ano ba, self pity, parang ganun, parang nagsi-self pity ka. So regardless sa ano pa mang mga pangyayari, whether ito ay maganda o hindi, hindi naman nga kaya ito ay maganda o hindi, pero minsan parang wala, parang baliwala rin naman sa iyo kung ito ay maganda o hindi sa iyo. So kailangan mo rin ng self evaluation sa pag-ugali mo. Ano ba yung kinaayawan niya sa iyo? Ano ba yung kinaayawan ng tao sa iyo? Yung ganun ba? So kailangan mong gumawa ng isang solusyon right away sa madali ang panahon na kung merong gustong tumulong sa iyo, i-grab mo lang yung tulong. O di kaya kung meron kang gustong paghihinga ng sama ng loob mo, i-release mo lang yung sama ng loob mo. Ganon. So minsan may pagka stubborn ka rin kasi, yun ang problema sa iyo. May pagka matigas din yung ulo mo. Kaya nahihirapan kang mag-motivate sa sarili mo. Ganon. Yung mga instinct, thoughts, hindi mo gaanong makita. Kasi minsan nananaig sa iyo yung katigasan ng ulo mo. Ganon. So, yun na yun. Alam nyo na, maiksi lang ang buhay. Minsan, kailangan mo ring maging mapagkumbaba. Kumbaga. So, at saka kailangan mo ring gumawa ng yung
yung ikakaigi ng pakiramdam mo kung kailangan mo makipagkasundo, kailangan mo makipagbati dun sa kagalit mo, gawin mo para hindi lagi nasama yung loob mo, hindi ka palaging nag-iisip. Ganun. So, yun nga, i-let go mo. Hindi, tsaka, minsan nakakaranas ka rin ng, minsan parang bored ka sa buhay mo, ganun, indifference regarding sa love life mo, ganun. Tsaka, dun sa, yun nga, naturally, na yung pagbe-break up, ganun. Pero, dapat, siguraduhin mo yung decision mo kung talagang ayaw mo na sa kanya, ganun. Kasi minsan, pinoprotektahan mo lang yung sarili mo sa maaari, sa yung pinoprotektahan mo lang yung sarili mo na kunwari hindi ka nasasaktan, na kunwari hindi ka nagsasuffer sa kanya. Kasi lagi mong ibinabalik yung past. So, dapat, kung gusto mong magkasundo kayo, kalimutan mo rin yung past, ganun. Kailangan maging open ka, na open ka sa kanya, open ka sa lahat ng bagay, i-clear mo yung mind mo para maging smooth yung relationship nyo. Ganun na. So yan, bumunot ulit tayo ng tatlo pa uli. Last na bunot ko na to para sa kanya. Mamaya titingnan na natin kung ano ito. Kasi ito yung pinaka parang buod nagre-represent na sa kanya talaga. So, titingnan natin kung ano yung card niya uli. Bakit puro lalaki yung card niya? Laman ako nakita. Ah, isa lang yung babae pala. Yan. Meron siyang King of Swords. Meron siyang Three of Wands. At saka Two of Wands. So, yan yung last third row na card na binunod ko sa kanya. Itong Two of Wands na to, ibig sabihin nito, dalawang klaseng daan, two paths, decision, option, planning. Hindi naman palaging green yung grass, diba? So, on the other side, kailangan niya na maaring niisip niya lumipat na lang ng ibang lugar, mag-migrate sa ibang lugar, o basta yung suddenly leaving na like parang gusto niya nang iwanan talaga yung kinakasama niya. Niisip niya yung kung mag-i-stay siya o aalis siya, kung maghihintay ba siya. Basta restlessness, parang ganun. So, lack of contentment, yun ang sinasabi niya. Pero minsan naiisip din niyang mag-abroad na lang, ganun, overseas. Parang ganon. So, itong Two of Wands na to, yun nga, gaya na sinabi ko, nagsisignify siya ng two paths. Kapag itong minor arcana ay lumabas sa tarot card, sa reading, ibig sabihin nito, gusto mong gumawa ng isang decision or choice between two options. But, yun nga, sabi ko nga kanina, palagi mong iisipin na hindi laging yung grass laging berde. Diba? So, ibig sabihin nun, hindi laging smooth sailing. Parang ganon. Hindi lahat ng smooth sailing. Parang ganon siya. So, yun nga, iniisip niyang umalis na lang, magmamigrate, o mag-a-abroad. Parang ganon. Lack of contentment sa buhay niya. Wala siyang pahinga. Parang gusto niya na mag-withdraw na lang sa buhay. Ganon. Nagre-represent din siya na pag-iintay, anticipation, parang ganon. So, kailangan niyang mag-desisyon kung ano yung gusto niya. Kasi, tingnan mo siya, diba? Malayo yung kanyang iniisip. May hawak siyang dalawang wands. So, nakatingin siya sa malayo. Hindi niya alam kung ano yung gusto niya, kung ano yung pipiliin niya. So, kung in relationship ka naman, good omen naman siya. Kaya lang, yun nga, may pagka lack of contentment sa relasyon. Either siya o yung partner niya.
feeling restless, parang ganun. So, ito ring card na to, nag-i-indicate din siya ng cheating o betrayal, parang ganun, yung pagluloko sa kung sino man maaaring siya o yung kinakasama niya. So, however, itong card na to, yun nga, travel. Maaaring makapag-travel pa siya kung gugustuhin niya. Either yung siya o yung partner niya. Parang ganun. Kung isko-consider niya lang yung kanyang desisyon na mag-abroad o lumipat ng ibang lugar para makalayo dun sa sitwasyon na ayaw niya na ngayon. Parang ganun. So, kung single naman siya, eh, kung single ka naman, itong two of wands na to, nag-i-indicate din siya ng pagpili sa dalawang lovers. So, maaaring two-timer ka. Naguguluhan ka kung sino yung pipiliin mo. Kung single ka lang naman. Ang ganon. Tapos, adventure. Tapos, parang gusto mong makahanap ng isang potential na partners in life na steady at reliable. Parang ganon. Yung like daring at saka yung adventurous. Daring-daring na tao. Adventurous. Ganon. So, yun ang meaning din itong card na to. So, dito naman sa Three of Wands, same here din itong Two of Wands. Kasi, itong Two of Wands na to, ano din to eh, in general, represent din siya ng gusto niyang makalaya sa buhay na dinadanas niya ngayon, adventure, travel, or moving abroad in a foreign land, ganon, indicate na gusto niyang paying off ng kanyang hard work, success, ganon, being happy sa kanyang mga choices or sa outcome ng kanyang sitwasyon sa ngayon, parang ganon, forward planning, moving forward, gusto niyang mag-growth tsaka expansion, tsaka ito eh nagsisignify din ng self-confidence, sariling paniniwala, parang ganun. Parang alam mo yon, yung parang gusto niyang kumawala sa hawla niya, yung parang ibon na gusto mong lumipad, spread your wings, experiencing yung bagong buhay, yung ganun. So, it means travel. Gusto niya mag-travel. Tsaka kung ikaw in relationship, itong Three of Wands na to is maganda ring omen para mag-moving forward. Ganon. Success and being happy sa choice na pinili niyang relasyon sa ngayon. So, should be going well. Kapag ka dumating yung panahon na yon, magiging maayos naman yung kanyang panibagong relasyon. Basta ang lagi, at saka ang lagi niyang iniisip nga yun na gusto niyang mag-travel, mag-abroad sa ibang bansa, o maaaring yung partner nga niya. Magiging parang pagka nag-abroad siya o nag-abroad yung boyfriend niya o yung kinakasama niya, magiging long distance relationship sila. So, yun lang. Napakasimple lang itong card na to. Kasi kapares lang din siya ng Two of Wands. Hindi sila nagkakalayo. Pero mas proven na talaga na gusto niyang mag-abroad. Kasi kumbaga tawid dagat. Either siya ang nangangarap ng mag-abroad o yung partner niya. Pero maraming balakid. Ganun. Marami din siyang iniisip kung paano siya aalis. Pero gustong-gusto niya mga ibang bansa magtrabaho sa ibang bansa. Ito namang card na to na si Knight of Swords. In general, si Knight of Swords is vis-a-vis nito ay pagbabago. Isang malaking pagbabagong darating sa'yo. Na yung matagal mo nang iniintay sa matagal na panahon. Yung parang inaasahan mong darating din sa'yo yung tamang tao. Lahat naman tayo umaasa na may tamang tao para sa atin, di ba? So, you better be ready, sabi nito. So, ito ay yung
taong ito na direct siya, magsalita, honest, quick-witted siya, at napakatalinig niya. Nagsignify din siya ng pagiging daring niya, matapang, very courageous siya. Pero may pagka-rebellious din siya, may pagka-rebelde din. At saka, minsan, meron ma-ambition din siya, talkative, you know, yung parang hindi ka maboboring sa kanya kasi makwento siya. Hindi ka maboboring kasama siya. So, lagi siyang forward thinking. Nakapokus siya palagi. Single-minded. Kapag itong lalaki na to dumating sa'yo, i-grab mo rin siya. Pag-aralan mo rin kung ano yung talagang intention niya sa'yo. Parang ganon. Pag-aralan mo. Kasi may pagka ano siya eh, perfectionist, parang ganon. Huwag kang mag-risk na agad-agad, oh ito na siguro yung soulmate ko, yung ganon. Itong si Knight of Sword na to is adult na siya eh. above 20 to 35 years old na siya. Strong personality siya, yung nga, quick-witted, past talker, matalino siya, daring, yun ang ugali niya, yun ang attitude niya. Siya ay air sign, ganun. Ang kanyang zodiac sign ay maaring Aquarius, Gemini o Libra. Yun yung taong yun. So, may pagka-impatient din siya, tsaka impulsive. Ganun. Meron siyang direct manner na minsan, alam mo na, yung parang, minsan parang may pagka, parang medyo insensitive din siya. Ganun. Pero napaka-exciting yung tao, adventurous siya. Gusto niya laging adventure. Ganun. So, yun. So, baka ito na yung iniintay mo. Ganun, maaaring siya ay isang sundalo o militar, ganun siya yun. So, pero kung ikaw naman ay in relationship, yun nga, sabi nga, magkakaroon ka ng panibagong love life na mapagpabago sa buhay mo na yung matagal mo nang inaantay. Yung ganun. So, magkakaroon kayo ng malalim na commitment o magkakaroon ng marriage proposal, romantic proposal, parang ganun. So, kailangan mo ring pag-isipang mabuti yung decision mo bago mo siya pakisamahan. Kung ikaw naman single, yun, magkakaroon ka ng bagong kakilala. So, pero kung ikaw, yun nga, parang kung ikaw eh hindi single, hiwalay ka na, ganun din, para magkakaroon ka ng kakilala, makikilala mo siya. Basta age niya eh 20 to 35 above. Yun ang age niya. So, okay naman siya so far, so good. Kukunin na natin yung ating last na card niya. Yan siya, Ace of Wands. So, yan yung last na bunot natin. Hindi na tayo bubunot dito. Ito na kasi yun. Ito yung nakalagay dito. Kanina, nilagay ko lang dito. Si Ace of Wands na to. Sinasabi nito, panibagong buhay, panibagong simula, yung baga, may darating sa yung good news na parang physical na mag-starting sa parang love life, yun nga, mag-create siya ng spark sa buhay mo, ganon. Acceptance sa mga challenge, ganon. Ano pa ba yung ibig sabihin niya? Discover mo lang yung mga bago mong talents, yun ang sinasabi niya.
ganun. Basta magkakaroon ka ng kakilala. At saka, oh nga pala, itong cards na to pala, nag-i-indicate din to ng ano, ha, fertility, conception o birth. Maring magbuntis ka o mga nakauli. Yun ang ibig sabihin nito. Tapos, ano pa ba? Yun nga, gaya ng sabi ko, getting engaged or bibili ka ng bagong bahay o kayo ng asawa mo o boyfriend mo, magta-travel abroad kayong dalawa, tsaka pinaplano nyo magkaroon ng baby, ganun. Basta itong card na to, ito ang ano ko, itong ito talaga ang ibig sabihin nito talaga rebirth pregnancy, good omen siya. Kahit anong mangyari sa relasyon nyo, itong major card, minor card na to, nagre-represent siya ng fun, excitement, ganun. So, passion. Kung single ka naman, nagsasabi to ng dun sa mga single, nagre-represent to ng panibagong interest sa isang tao. Nagkakaroon ka ng interest sa isang tao na gusto mo siya. Parang ganun. Pero, magkakaroon naman ng magandang resulta yung pagkagusto mo sa kanya. Maring gusto ka rin niya, nagkakahiyaan lang. Ayun, parang ganun. Basta yun na yung kabuo ang basa nitong card na to. So, yun lang. Maraming travelings yun. Panibagong buhay, panibagong simula. Yung mga depression niya. At saka kailangan niya ng guidance. Ito, yan, may mga sulo. Kailangan niya ng guidance spiritually. Maaring magdasal ka, nakukulangan ka ng paniniwala sa Diyos. So, kailangan mo ng guidance spiritually. So, yun. So far, medyo okay naman yung card mo. Maganda naman. Kaya lang, yun nga, mag-iingat ka kung ayaw mo pang magbuntis. May tendency na magbuntis ka. Yung ganun. So, yun lang po yung basa ko dun sa aking kaibigan na si kumaring Jennifer ko. Siya kasi yung nagpabasa nito. Kasi meron siyang problema sa kanyang hindi ko alam kung ex niya na ba to. O sila pa rin ng tatay ng anak niya. Hindi ko alam. Pero, yun nga, sabi ko nga, let it go. Yun lang ang mapapayo ko. Let it go. Para hindi na siya nagsasapon. Kasi yun din ang sinasabi ng card. Let it go. I-let go niya yung mga bagay na nagpapahirap sa kanya. So, yun lang. So, sa'yo, kumare, sana naliwanagan ka na nabubulol tuloy ako. Kanina, yung dreams mo ang tinanong mo sa akin kung anong meaning ng dreams mo. Diba, sinabi ko sa'yo, punong-puno ka ng depression, stress sa buhay. So, kailangan mong mag-desisyon kung ano talaga yung sa tingin mong tama para sa'yo at saka para sa anak mo. Huwag kang bigla-biglang yung mag-desisyon nang hindi mo pinag-iisipan ng maraming beses. Pero, kung sa relasyon, yun naman, sabi, makakahanap ka pa rin naman. Basta maging wise ka na lang next time. So, yun lang yun. Magbabalasa muna tayo uli ng ating baraha. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, good night. Bye-bye po sa inyong lahat. Sa susunod, gagawa pa po ako ng video about po kung sino pong gustong magpa-tarot card reading dun sa aking kaibigan. Alam ko meron pa akong isang kaibigan na gusto rin niyang magpabasa sa akin. Kaya lang, minsan ako yung walang oras tumingin. Gaya ngayon, talagang kailangan kong mag-bed rest. Pero since na pwede naman dahil nakaupo na ako, pero nananakit na yung likod ko. So, yun lang. Thank you po sa lahat. Thank you sa panonood. So, mare, yun lang. Sundin mo lang yung sinabi ko sa'yo. Yung payo ko sa'yo. Sana may natutunan ka dun sa pagbasa ko sa'yo. Yun lang. So, ingat palagi. Bye.